So ayan mga kuis, dumating yung ating mga pin reorder na item. So isa-isahin natin 'to, no. So meron tayong GT Cut, ito, GT Cut 2. Meron tayong Way of Wade 10 na Florida. Meron tayong AG1 na triple black, and syempre meron tayong KT8 Cavalry. So ayan mga kuis. So ang highlight natin today is hindi yan mga yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo na mas malapit. Bale ito mga kuis, order sa atin 'to ng kababata ko or kapatid ko na din 'yon, si Angel Tan, no. So shout out sa iyo bunso. Ayan yung Dunklow Australia. So ayan mga kuis, ang ganda nito sa personal. Pero napansin ko dito, meron siyang mga ayan, oh, crack. So natural yan mga kuis, pag bibili kayo mapapansin nyo yan, baka sabihin nyo sira, no? Pero hindi, ganyan talaga yung texture niya or yung pagkakayari sa kanya, kahit i-check nyo yung official photo nila na nilabas. So check lang natin yung materials, no? So sa taas dito makikita nyo na ayan, oh. So parang katulad sa Lost and Found yung leather niya dito. So safe naman yan. Okay yan, malambot. Tapos meron siyang gold plate dito sa may bandang laces niya. And then dito makikita nyo yung Dunk o yung Nike, tapos yung AU. Tapos sa loob, ayan yung insole niya. Ganyan yung kulay, pagka green, pastel green, no. And then isa sa magandang nakita ko dito is yung ilalim. So gum sole na siya mga kuis, ang ganda ng pagka gum sole niya. Mas matibay ito kumpara sa regular rubber sole mga kuis. So ayan mga kuis, nakalimutan ko magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Kuis Gian, and kung bago ko lang dito sa aking channel or napadaan to sa yung news feed dyan sa YouTube, no. Ito yung mga klase ng vlog na ginagawa ko. Nag-unbox ako or nagfe-feature ako ng mga sapatos na pre-order natin or nabibenta natin sa Kuis Kicks. And minsan, pumupunta din ako sa mga ibang stores para i-check yung mga bago at yung mga prices nila. Kung mahilig ka sa ganitong klaseng vlogs mga kuis, please consider subscribing to this channel and pakilike tong video pagkatapos mong panoorin. So, meron tayo nitong unang order natin ng colorway ng Way of Wade 10 Florida, no. So, bago natin ipakita sa inyo or i-discuss sa inyo yung features and materials, gusto ko munang i-shout out yung may-ari ng pair na to na si Kuis Olding Banson. Thank you Kuis sa pag-order and sa tiwala. At syempre, ingat ka dyan at pauwi galing sa barko, no. So, ihabol ko pala sa shout out mga kuis si Kuis Ricky Picoro. Ayan. Bili niya tong size 11 ng ating KT5 Splash na Nijigen, no. So, ipapadala niya muna to sa kanilang address, tapos ipapaship kasi medyo may kamahalan dun sa DHL. Mas mahal pa dito sa pair. Pero siya, may alam siya nagsiship, kaya idadaan muna natin sa kanila. So, balik tayo sa pair mga kuis. Pasensya na, medyo may maririnig kayong konti dyan, no. So, sa picture mga kuis, ipa-flash ko dyan sa screen nyo, mukha siyang glossy, no. Pero pag sa personal, lalo dito sa part na to, hindi ko alam kung ano yung tawag, pero alam yung parang matte finish. Ganon yung texture niya dito, no. Pero litaw na litaw pa din yung color blocking, no, yung Florida vibe, no. So ayan, hanggang dito sa napakakulay na outsole. Syempre, it feels and looks premium mga kuis, no. Hindi mo masyado ramdam yung presyo. Nakuha pala to sa atin for only 95 including door-to-door shipping from sa pinagkuhanan natin dito sa akin at papunta dun sa address ni Kuis Olding. Syempre, kompleto to with QR code. Yung iba kasi hinahanap talaga nila yung QR code for authenticity, no. May mga ibang pairs na galing sa same supplier, pero yun, merong iba na nabura. Yung iba, ang hirap kasi i-distinguish yung nabura or natuklap lang, diba? So, yung iba ayaw, yung iba okay lang sa kanila. Pagdating mga kuis sa materials, dito sa may lace niya, yung texture niya is may pagka-silk and cottony feeling. Tama ba yung term ko? Ganun yung pakiramdam ko dyan. At isa sa mga nagustuhan ko talaga dito mga kuis is yung paddings niya dito sa may collar or sa may ankle part. At syempre, dito sa tongue. Dito sa tongue, hindi siya ganun kakapal, pero alam mong, alam mo yung parang yumayakap dito sa may taas nung ankle mo, no, or sa may paa mo. Tapos dito naman sa collar mga kuis, ganun yung feeling, yung foam mismo is parang yumayakap. And yes, sinukat ko siya for making sure na maganda yung fitting niya at kakasya dun sa bumili. Dito sa pair na to mga kuis, na-realize ko na hindi kailangan maging mabigat nung sapatos para masabi na super protective yung paa mo, no. Kasi itong sapatos na to mga kuis, ang pinakamabigat siguro na material niya lang dito is itong mismong rubber, no. Kasi medyo makapal siya or matigas na rubber yan. Pero all in all, napaka lightweight ng sapatos na to, yet napaka
premium ng feeling, napaka parang secured ng feeling. Yun yung tamang term, hindi premium. Napaka secured ng feeling. Kaya madami din siguro nagkakagusto at gumagamit ng pair na to. Yung plastic na nakikita nyo, elastic yung ano niya, yung effect niya. Plastic siya na medyo matigas, pero ayan o, napipindot mo siya. And then dito naman sa may heel part, meron 10 utos dyan. 10 utos talaga. Pero ayan, merong nakasulat dyan na super inspiring, no? Bigyan ko yung example. Be confident. Number 2, be bold. Believe in yourself. So, yun yung mga nakasulat dito. Napakagandang message. And sa cage na to, mga kuys, ayan, nakikita nyo yung puti na yan. If nakahawak na kayo ng silicone, ganun yung texture niya, ganun yung feeling niya. Silicone, tapos naka-cage dyan yung boom foam nila or yung boom tech foam ng leaning. Last sa uppers, mga kuys, mapapansin nyo may plastic dyan or yung tinatawag na toe guard and then plastic infuse. So, alam nyo na kung para saan yan, para hindi magasgas or mabutas yung material dito sa taas. And then, syempre, punta na tayo sa outsole. Sa outsole, mga kuys, bago tayo explain yung pattern niya, bale, ang structure ng sapatos is itong cage na to, yung silicone sa loob niyan is yung boom foam na technology ng leaning. And then yung nakalapat sa ilalim niyan is itong black or yung carbon fiber. And then ito ng traction. So, yung carbon fiber niya, mga kuys, mula dito hanggang dito. So, meron ding numbers yung kanyang carbon fiber na hindi ko paalam sa ngayon, pero ilalagay ko na lang dyan sa description kung mahanap ko, no? And pagdating dito, mga kuys, wala na yung carbon fiber para ma-utilize nila or ma-utilize natin yung effect ng boom midsole. For the traction, mga kuys, nakikita nyo naman solid rubber yellow, no? So, dito sa may 4 foot, mga kuys, nakikita nyo ba? Ayan. Yung pattern niya is herringbone. So, most likely for speed. And then, dito naman sa likod hanggang dito sa may gitna is parang spiral ba ang tawag dyan. So, correct me if I'm wrong, mga kuys, pwede nyo i-comment sa baba kung alam nyo. Diba? So, para sa akin, ito siguro speed and direction. Dito naman, stability sa baba. No? So, parang landing and stability for lateral and yun, yung mga ganong movement. Common question asked para sa mga ganitong klaseng sapatos na medyo pricey, no? Tatagal ba siya sa outdoors? Obviously, mga kuys, kahit anong sapatos pa yan, kung sa concrete mo siya ilalaro, no? Kung hindi siya gawa or dedicated for concrete performance, of course, mga kuys, masisira siya agad or mauubos ka agad siya. Pero itong sapatos na to, mga kuys, it's best to use this indoors sa mga wood courts or rubber finish para masulit mo talaga yung pera mo at tatagal yung pair sa'yo. Kasi alam nyo naman ang concrete, di ba? So, brutal yan. Kaya dapat alam nyo kung ano yung pairs na ginagamit nyo sa concrete at yung ginagamit nyo sa indoors. So mga kuys, medyo mahaba na yung vlog natin, no? So ang gagawin ko is gagawa na lang ako ng second part para dito sa KT8 Light Cavalry, no? Bakit siya KT8 Light Cavalry and kaibahan niya dun sa main lines, sa mid-level line ng KT series. And syempre, para naman dito sa pair ni kuys Mark Dale Soriano na bumili ulit sa atin, no? So, ayan, itong GT Cut Hyper Pink. I-on-fit natin to kasi lisensyado tayo. Kaya, panoorin nyo yung nandyan sa screen nyo kung nakikita nyo. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like tong video.